Yes, good morning, everyone. Welcome to our question and answers session with Doc Alex Ibay. Yes, before I call Dr. Ibay, of course, for the sake of those who are just first timers here, I would like to introduce him first. Dr. Ibay is a family physician and he is an integrative medicine practitioner for more than 25 years already. And he's been the lead physician during the outbreak of the chikungunya virus in Quezon Province. Kaya po siya ay nai-interview sa mga sa TV, no, sa mga news. And of course, he is also a user of our Itera Care device in his clinic. Okay, ginagamit niya po talaga ang product. So, let us all welcome our dear doctor, Dr. Alex Ibay. Yes, good Dr. Alex, evening. good Yes, evening. hello. Hello Good po. evening. Ayan. Good evening. Okay, thank you very much, Mai. Thank you very much, Sir Rudolph. So for tonight, ito po yung ating regular Q&A portion. Kasi last Monday, ay nag-present po ako sa ating WeCare Academy. Actually, so hindi ko pa po napapartan yung aking background. Baka po magkaloko-loko kasi actually last Monday, ang naging problema ko po, baka magkatroon ng technical problem. So, hindi ko po mapalit-palitan yung nasa screen ko at baka po pag na-click ako, mawala lahat. So last time nagpe-present ako, meron akong portion na hindi ko nababasa kasi natatakpan po ng mga participants. So, kaya ayaw ko pong palitan-palitan ano, mag-click-click po dito. Ano nyo po, hindi ako masyadong very touchy person. Ano, sige po. So, just like to remind po ano, everyone na ang atin pong Itera Care and then devices, yun pong Itera Care blowers and yun pong ating mga Itera Care Bio and BioLite na discuss ko po last time ay hindi po sila medical devices. Pero promise, ano, sa experience ko po, ang dami pong natutulungan. Kaya naman po ako, continuous po ang paggamit po nito sa aking clinic. Actually, kanina po, ano, kanina ha, ako meron pong isang pasyente, 9-month-old baby. Sila po ay nagta-travel from Tacloban, Leyte. So sakay sila sa bus. And then ang problema, yung baby, nagsuka na nagsuka. Kakaawa naman po. So, bumaba na sila sa bus. Bumaba po sila dyan sa station po dito sa Calawag. And then, so, nirefer po siya sa akin. Then, natignan ko po yung bata kanina, 9 months old, namumutla. Actually, pagpasok pa lang nila po doon sa clinic, nagsumuka na naman ulit. So, pang-anim na suka na po yun. So, sabi ko, alam nyo, dapat sana mas mabuti, ma-admit siya sa ospital. Ma-confine siya. So, syempre, dahil nga po nagpa-travel lang sila, wala silang budget. Sabi nila, ang budget po, konti lang, baka po hindi namin pag ni-admit, baka ganun. Pero sabi ko, sige, ganito gawin natin. Alam niyo po, ang una agad na isip ko doon sa baby ay i-blower po siya ng Itera. So, ginamitan ko po siya ng Itera. Actually, ginamit ko po sa kanya yung Pro muna. Kasi maiinitan yung bata. So, ginamit ko yung ano lang, yung blower lang, and then inobserbahan ko po siya. So, after 30 minutes, although nabigyan ko rin po siya ng isang gamot, actually, yung sa 2 hours niya pong pag-stay doon sa clinic, hindi na po siya sumuka. And then, napainom na po namin siya nung aming yung oral or head itong solution. Ano po, yun yung binibigay sa mga baby o sa mga kahit elderly, mga bata po na para hindi po sila ma-dehydrate. So imagine ano po. So at least nakatulong po. Ito, sabi nga natin eh, pag kayo may Itera Care blower sa inyong bahay or whatever na device ang na yun, BioLite or Bio, ang laki po naman. Parang pang-emergency. So ako po, doktor, ano, kanina iniisip ko, ano kaya ang gagawin ko dito? Hindi ko naman basta, kung naka-admit siya, yun, lalagyan natin naman po ng IV fluids and then mayroong ituturok through the IV sa kanya na pampa
control ng pagsusuka. Pero since nga po nasa clinic ko lang, eh, yun lang po nagawa ko. And I was amazed. Ano po, nagulat din ako at natuwa po ako dahil natulungan ko yung baby. So far, pinalo up ko po yung baby kung na-admit siya. Kasi sabi ko, pag magtutuloy siyang medyo nagdumi din ng konti, ano, eh, kung sabi ko nga, kung magtutuloy-tuloy, binigyan ko sila ng referral, ipa-admit na po doon sa isang hospital po at lalagyan po siya ng IV fluid. So, yun lang po. Ano, yun ang ma-share ko sa inyo ngayon. Natutuwa po ako. Sana po, ay di kaya nga po, ang ano po sa inyo, kung kayo may therapy device, sumasakit ang tiyan, pwede niyo pong itry muna. Ano po, oh, masakit ang whatever, mga pain-pain po diyan. Pwede po. Pero, syempre, hindi naman po ibig sabihin, yun lang ang gagawin niyo. Obserbahan niyo po. Pag, sabi nga, if symptoms persist, consult your doctor. Dali niyo po sa hospital o dali niyo po sa doctor. So, ganun na po. Good evening po. Yes, thank you, Doc. That was really amazing. Imbis na ma-confined, no, sa Yes, hospital oo. na after blower na iuwi na sa bahay. So, yun po yung maganda doon. Thank you so much, Doc. Yes, for us to start our Q&A session, so gusto lang po natin maglagay ng structure to make sure po na ma-serve yung 187. Nag-echo po ako. Nag-echo po ba ako? Okay lang. Ah, okay. Ah, okay. So, para po ma-serve natin lahat ng nandito ngayon at ma-cater po natin lahat ng questions, we will just read yung mga questions sa type sa chat box first. And then, para dun po sa may mga personal question, yung kayo po talaga yung concern, ano, we will request you to turn on your video para po makita kayo ni Doc Alex. And please limit your question to 2 direct medical questions po. All right, okay po ba 'yon? So okay, ma'am, excuse me. Yes, meron lang echo. May echo yung ano mo sa audio may mo. Echo talaga. Oo. Bakit? Okay. Yan po, may echo pa? Konti pa, meron pa. May echo talaga. Okay. Yan po, okay na? Yan po, okay na. Meron pa rin. Saan ako nag-echo? Sorry po. Naghahanap. Wala. Hinahanap pa kung saan. Okay. Meron pa din. Okay. Ayun po. So, meron eh. Meron pa rin. Hello? Well, anyway, pwede naman siguro. Okay lang yun. Ayun po. May echo pa? Medyo parang nawala na. Okay. Ako naman ang walang narinig. Yan po. May... yung isa silent ko. So it's you. Hello? Ayan po. Okay na. Hi, salamat. All right, pasensya na po. Okay, so let's start our Q&A portion. To start with, ito po, no, marami na tayong mga chat messages. From Miss Feli Barnes, good evening Doc. Meron question sa pasyente na giblower sa protocol pa lang yung ang problem na sa prostate. Kinabukasan hindi na raw nakaihi or hirap lumabas ang ihi. Ang inakala dahil sa Itera Care, meron ba relasyon yung Doc sa pagblower sa Itera Care natin? So, pang ilang beses na niya na nagblow, ginamit yung Itera Care. Kasi may baka naman kagagamit lang, so initially para nagkaroon ng over ano yung bladder niya, ano, pero kasi nga ang purpose natin with the, di ba, ang problema with the yung prostatic problem is ano din pala siya, ano, lumalaki, so para may inflammatory process pa rin doon, so di ba, kaya nga ang Itera Care natin is very very 5-star siya ang effect with regards to inflammation. So yun ang nagagawa ng Itera Care. So I think siguro
I-ano lang, ituloy niya lang, ituloy niya lang. Baka meron lang siyang, kumbaga, nadibago lang. Siyempre, yun yung mga initial reactions. So, pwedeng mangyari yun. From Ms. Russell Magkasi, meron daw po ba tayong testimonial sa adenomyosis case with thyroid nodules po? Ano daw po ang protocol? Actually, wala pa akong nakita. Ano? Kasi yung adenomyosis, actually, is a condition sa uterus. Pero yung may mga ganitong condition, is prone na sila na magkaroon din ng uterine cancer at saka thyroid cancer. Pero yung asking kung meron tayong akong nakita, wala pa. So far, wala akong nakita pa na adenomyosis. Pero you can try. Ano? Kasi adenomyosis, may po na condition niya sa reproductive organ ng babae. So, pwede po niyong i-try yan. Okay. Doc, ano, meron daw po itong thyroid nodules. Oh, Aside yun from nga, yun that, ang ano? bali nangyayari. Pabali nagiging prone sila. So, ang gawin niyo nang edi ibukod na i-blow din yung reproductive organ niya at saka yung thyroid nodule niya. Kaya lang yung ganun ngang pag may adenomyosis, yung tendency na magkaroon sila ng mag-develop into thyroid cancer. Yun. I see. From Miss Pele Barnes again, kapag early stage po sa osteoporosis, may chance ba na gumaling, Doc? At Ah, saan yes, daw po yung blower? pwedeng-pwede po. Pwedeng-pwede po. Pwedeng-pwede. Saan daw po Yes. i-blower, Doc? Ang osteoporosis is yung ano po, yung sa bone, yung spinal, sa Fine. spinal cord po, sa spine. All right. From Miss Anna, is it safe to use the Itera Care gadget on the back of the head, sa nape po, or on the crown if one has a condition known as cerebellar atrophy? Pwede po, pwede po. Ang cerebellar atrophy, ibig sabihin po nun, lumiliit na. Ano, lumiliit na. So, ang gagawin po ng Itera Care is para bang i-regenerate niya. Although, sabi nga po, ano, may testimony, meron pong studies na ginawa with regards pag sa mga ganyang neurological condition, nakakatulong po ng malaki ang Itera. Ang terahertz po. Yun po yung ganawang study. And ina-apply din po natin ito sa ating Itera Care. From Miss Felisa Bringas, paano daw po i-blow ang may bara ang heart at enlarge ang aorta? Okay, so heart enlargement, ang ano natin doon is inaalam natin ano ba ang naging cause ng heart enlargement. Yun ba ay hypertension or pwedeng mismong sa heart ang may problema, mga valvular problems. So dapat i-consider natin, kung let's say kung hypertension, dapat control ang hypertension niya. Kung halimbawa mo mismo po nasa heart, edi i-concentrate po ang pagbo-blow sa heart area mismo po. Pero dapat po ay na check up siya ng heart doctor niya, cardiologist po niya. From Mr. Fernando Galotera, paano daw po i-blow ang merong psoriasis? Okay. So sa psoriasis ay di skin condition, ano, is autoimmune disease. So, ang pinapagawa ko sa mga ganyan is, una, is you drink more charged, Itera charged water. And then, so, kung alin yung part ng, then, temporary basic protocol, ano, talagang gawin niyo po 30 minutes. And then, kung alin yung areas niya na merong lesions, skin lesions, yun, psoriasis, ano po, spray niyo po, or kung pwede nga, advice nga natin, yun ang ipampaligo po ninyo, ano, yung Itera charged water, o kung halimbawa, kung ano, spray nyo na lang po ng spray. Then, pag na-spray nyo na po ng charged water, at saka nyo po i-blow. From Miss Mary, Doc, can charged water be sprayed on those who is having radiation for breast cancer? Pwede po. Okay, so pwede po. Any process po, Doc? Sa pag-spray. Okay, so bali Diretso. ang ina-advise natin doon, ang protocol na ginagawa natin is spray mo mismo yung may lesion and then after spraying, gawin niyo po, then i-blow niyo po ng Itera. Okay. Pwede daw po ba yan gamitin sa may lagnat? Pwede po.
Fluids. Yeah, kadalasan po pag sinalagnat, so most common na magiging dahilan po ng paglalagnat is flu, viral infection. So yun po ang protocol po natin na ginagawa dyan is pag may lagnat, eh dito po sa area na ito kasi dyan po nagsisimula ang flu. Ano po, meron po tayong blowing guide po para sa mga flu. Inuman po ng maraming tubig at saka pwede din po, Doc, no, yung sponge, yun po yung charged water and nasa sponge as Apo, in yung pag sa ipang mga bata, yun ang sponge gagamitin po bath pang po. sponge bath. Yes po. Meron na daw po ba tayong testimony about scoliosis? Scoliosis? Apo. Oh, marami na po yan. May? Ako po. Sige. Oh, Pwede. scoliotic neck meron. So nare-relieve po ang aking pain. So Yes, ako. sige. So matagal lang Ayun. po ano, pero yun Matagal nga yung lang. pain, yun ang madal maaalis kaagad yung pain. Pero yung mismo scoliosis, it will take time. Yes, although maraming mga testimonies po na documented, talagang pinicturan po yung spine. No, yung malapit po sa lower back, nakita po talaga na na straighten, pero it took months. So tiyaga po, tiyaga kung gusto po ninyo ng magkaroon po Yes ng po. improvement. Nagtsatsaga lang po. Yes, amazing, amazing. Wow. Na-amaze sila sa presentation. Thank you so much, Sir Rudolph. Napakaraming tuwang-tuwa sa iyong presentation. Pwede daw po ba sa may hydrocephalus na bata sa ang area po ipo-focus from Miss Michelle? Okay, so siya po kaya ay may deficient na itong batang ito kasi pag may hydrocephalus, ginagawan po ng paraan para po hindi po ano, para mag-circulate po yung kanyang meningeal fluid po sa ulo, ano. Okay, sige. Kasi po pagka hindi po yun nag-flow, eh di dapat hindi po na magano, tuloy-tuloy po ang paglaki. So may ginagawa pang procedure para po doon. Pero anyway, kung halimbawa po wala pa, meron na, so pwede pa rin pong i-blow po yung mismong head po niya. Okay lang po yun. All right. Wag Doc, na lang po mismo dun sa may shunt. Meron po tayo dito mga naka-raise ang hands at naka-video on. So, Okay. Yeah, I would like to call on Ma'am Jessie and Merly. Sir Jess pala and Merly. Naku, parang nanalo sila sa loto. Ayan po. Hello. Hello po. You can now unmute yourself. Just please limit your question lang po, ha? Direct medical question. Go ahead po, ma'am. You can now unmute yourself. Ayaw po. Ay, walang audio. Ay. Yes, very good. Hi, Doc. Hi. Sorry. Hello, excited. Hello, okay. Thank you, Doc. So, Doc, we have two friends na sobrang andaming sakit. Unfortunately, sa Baguio, naka, ano sila eh, walang kuryente, kaya, sorry po, proxy lang. Okay. Doc, mag-asawa po sila, sobrang nakakaawa, andami po nilang sakit. Long story short, yung asawa po may asthma, diabetes, hypertension, dyslipidemia, prostatitis, wow, insomnia, and Doc, ang history po nito actually, meron pong isang doktor na talagang niresetahan siya ng mga 50 gamot before. Really po katol. Talagang sobrang kawawa po si yung friend namin. So ngayon, ito na yung recent niya kasi umalis na sila sa doktor na yun. Pero Doc, hindi na ho siya makalabas ng bahay kasi sobrang hingal na siya palagi. So yun po yung sa asawa. Ngayon, yung sa babae. Kadami, hindi ko na natandaan lahat. Ah. Sorry, ako nga po, Doc. Pasensya na po. Pinakyaw niya, ano? Kinuha na po siya lahat. Pinakyaw nga. Anyway, Doc, so ang ginawa po namin, so, binigyan lang po namin kasi medyo we want to be careful din, Doc. So, Oo, binigyan po dapat namin lang. Na charged water. So, okay, good. Charged water yun yung kahapon. First step kasi, ano? Thank you, Doc. Nag-ano lang po kami, nagmano-mano, listening from your usual ano tips. Ngayon, ang naramdaman nila na hilo, parang yung umaano daw yung mukha, tapos nangangate, eh, in-advise na po namin mag-charge, spray charge water. Okay naman po yung response. Ngayon, ang tanong po, Doc, okay na po ba natin i-gradually increase na? Like, pwede na po ba siya mag-blower? So, nag-start na kayo? Nang ano lang po, yung charged water pa lang. So, hindi pa na binagamitan ng blower, ng Itera?
Ah, Yung hindi pa. mismo. Oo, Apo. pwede na. Pwede Pwede na na. po. So, ganito na lang. Ano, siyempre, precaution natin lagi is yung mag-start muna ng dahan-dahan. Ano, let's say, di ba, kung sa basic protocol, pwedeng 1 to 3 minutes. Pero per step, gawin nyo lang munang 30 seconds lang muna hanggang makaparang 30 minutes. Ano, sabi rin. 3 minutes lang muna para doon sa anon. Then unti-unti inyong itaas para hindi manibago kasi once na may marundaman yung pasyente na parang hindi siya ano mo madadala yun. Usually kasi Yes, ganoon yan na. Pag ma'am. di ba yan ang ating usually mga ano na mga nag ano natin. Oy, pag nang ba first time nagblow, pag may naramdaman na hindi maganda, ay ayaw na. So Yes, o hindi nga yan. po. Pero ganoon, dahan-dahan lang, dahan-dahan. And then in time hanggang sa makumpleto niya yung 30 minutes siya na protocol, yung basic protocol. And then, dun nyo na unti-unting i-ano. Anyway, magawa nyo lang yung basic protocol. Marami ng, yung conditions niya sa dami ng nabanggit mo. Yes Sa po, paligid Doc. ko, meron na doon mag-i-improve ng unti-unti. Ganun lang. Okay, isa po, Doc. Di ba eventually, Doc, yung mga gamot niya sa diabetes, sa puso, ganyan-ganyan, may possibility po, Doc, di ba, mababawasan yun? Dapat ba ini-inform niya yung doctor or watch out lang for the dips in blood pressure? Okay, so advice kasi natin, ano, laging yung doktor ang magsasabi kung it's time para ibawasan yung gamot niya or pwedeng i-discontinue. Ganun dapat, ano, hindi yung, ay, okay na yung pasyente or sana naman, at lalong huwag yung nagte-therapy or what, o kung ano man siya, ano, huwag yung kayo ang magsasabi Yes po. sa pasyente na, ay, pwede mo nang bawasan kasi okay ka na. Let the doctor siya ang magsabi. Laging ganun, ano, para safe din kayo. Ano mo, Yes siyempre, po. dadating araw na pag halimbawa, okay na siya, pero biglang medyo bumalik sa dating condition, pwedeng kayo ang Yes. sisisihin ng pasyente. Ganun lang naman yun. Last, Doc. Okay. Nag-accept mo ba kayo ng online consultation just in case Oy, gusto na kayong no. kailangan face-to-face? Oh, hindi ko na magawa kasi. Pero totoo lang ha, ako Sige lang. ay No problem. Modesty aside, sa isang araw, 50 to 60 patients a day na ang tumitingin. Understandable, Doc. Sa ngayon, ha? Sa ngayon. Ay, kaya pagdating ng hapon, hindi ko na magawang mag-online consultation. Pasensya na po, pasensya na po. Walang problema, Doc. Marami pong salamat. Bye, Miss Mylene. Bye, Doc. Thank you you so much. Bye. Okay, thank you. Welcome. Thank you po. Attendin nyo na lang po ng Q&A. Okay, sige. Ngayon we'll pag Wednesday natin. Yes po. Bye. All right. Thank you so much po. Ayan. Thank you for waiting, Mr. Juan Estring. It's now your time po to unmute yourself. Yes, good evening, Mr. Juan. Mr. Juan, can you unmute po? Okay. All right. Go ahead po. Meron lang po akong nice na itanong sa inyo. Kasi ang misis ko po ay mayroong autoimmune disease. Pakilaksan po ng konti. Pwede pa po maglakasan. Ang misis ko po ay nagkaroon ng, according to doctor's diagnosis, may autoimmune disease siya. Opo. At ang resulta nung isang klaseng autoimmune ay tumama sa kanyang ano, sa kanyang thyroid, tinatawag nila na Hashimoto's thyroiditis. Opo, thyroiditis. Ngayon bumili na po ako ng ano, ng Itiracare sa tulong po ni Mrs. Beth na Beth Simon. Kilala po niyo siya? Go ahead po with your question. Thank you po. Sige lang po. Okay po. Ngayon, may ilang linggo na kami gumagamit pero parang hindi pa rin siya gaano nagaling. Apo, kaya apo. Magkaroon. Yan, ang last ko po itanong sa inyo, paano yung right procedure ng apo, pagbubulto okay. Sa kanya? Apo, apo. So kasi ito po ay isang klase po ng autoimmune disease na ang thyroid po niya ang naapektuhan. Kaya nga po thyroid Hashimoto's disease po ang tawag po doon. So basic po ano, basta po sinabing autoimmune disease, ang ibig sabihin po noon,
yun din pong sarili po niyang antibodies ang sumisira din po doon sa kanyang panang thyroid. So, napaka-importante po doon yung basic protocol. Ano po gagawin po? Painumin po ng charged water, mga 8 to 10 glasses. Tapos, pwede rin po niyang i-mag-concentrate po doon sa spine, 15 to 30 minutes. Kasi alam niyo po, pag autoimmune disease, yung pong ating immune system, ay depende po yan sa ating mga sa bone marrow na doon po kasi nagpo-produce yan ng yung mga nagdi-differentiate po yung stem cell kung ano po ang gagawin niya. So kung kokontra sa so bali ayun na nga po kinokontra sa sarili di ibig sabihin po na i-regulate po kasi nung ITERA yun pong kanyang immune system. Ano po kasi overactive ang ibig sabihin po ng autoimmune overactive. So ang gagawin po ng ITERA i-regulate po yung kanyang immune system para hindi na po mag-produce ng antibody para po doon sa kanyang thyroid gland. Ano po? So, ganun po gagawin nyo. Concentrate po sa spine at saka po dito sa kanyang thyroid, sa anterior neck, nandyan po kasi yung thyroid niya. Yung pong 8 to 10 glasses, before and after po yun. Halimbawa, hindi po, yan bago. Maghapon po yun. Hindi po ba may pinapainom natin siya ng 2 glasses before tsaka 2 glasses after. Then, pwede pa rin po uminom siya ng 8 glasses through maghapon. Aside from po yung 2 and 2 glasses by before 15. And 2 glasses after. Okay po. Yun na talaga iniinom namin. Apo, okay. Mabuti po. Sige, tuloy niyo lang po yan. Yung pong Parkinson's disease, paano naman pong right procedure ng pag-treat naman? Apo, yun po ang pinapaprotocol kasi neurodegenerative disorder po yun sa forehead, 5 minutes, sa top of the head, 5 minutes, at po sa back of the head, 5 minutes. Total of 15 is after the basic protocol po. Oh, sige po. Thank you po, Doc. Good evening. Okay, go. Good evening Thank po. Thank you so welcome much po. Po. All right. Doc, balik na po tayo sa ating mga chat messages. Okay. Okay, paano daw po sa namamanas na paa ang pag-blow? Okay, so ganito po. Unang tanong po ay ano po ang dahilan ng pamamanas ng paa? Kasi iba po yung namamaga, iba po yung namamanas. So pwede po kaya namamanas is may problema po sa puso, may problema po sa atay, may problema po sa kidney. Kasi hindi po pwedeng basta i-blow nyo lang po yung paa ninyo para mawala po yung pamamanas. Alamin po ninyo muna ano po ang dahilan, bakit po namamanas. And then to follow na po, okay lang po ba na i-blow nyo yung namamanas pong paa? Pwede po. Kaya lang, balik din lang po ng balik yan kung hindi po nyo i-address yung naging dahilan po bakit nagkakaroon ng manas. So, dapat po ninyo po yung doktor ninyo, although siyempre alam ko po bibigyan kayo ng tinatawag na diuretic, pampaihi, ano po, para umihi, lumabas po yung ekstrang tubig po yan. Pero otherwise po, kinakailangan i-address kung alin po yung talagang dahilan ng pamamanas. Okay lang po, na-blow nyo po yung kanay, yung inyong pong binti, ano, kahit pa paano makakatulong po maalis. Pero babalik at babalik po yung pamamanas na yan hanggang hindi po nasosolve po yung pinanggagalingan. Ganun po yun. Ito po, from Miss Marcia, emergency kit daw po talaga ang ITERA Care. Yes. Kasi po, hello Marcia. Yes, may na-survive daw po na nahimatay, putlang-putla na, pero in just 15 minutes, parang walang nangyari. Yes, alright, po. Thank you Miss Marcia. Okay, pwede daw po ba ito sa Almoranas? Pwede, pwede po. Alam niyo meron po ako ngayong isang pasyente na actually yung ano niya yung hemorrhage niya naging skin tag na po. Eh pabalik-balik na daw po 'yun. Ano, naging skin tag na ibig sabihin po no yung hemorrhage niya para po natira na lang yung parang yung may nakalawit na po na hindi na natatanggal. So it's either magpa-surgery siya na ayaw naman po niya, edi inoffer ko po sa kanya mag-try siya nag-ITERA. Kanina ko lang po sinimulan. Sabi ko po mga 10 sessions na 30 minutes po ang gagawin namin sa kanya. All right. So pwedeng-pwede sa Almoranas. Paano po yung doc direct ang pag-blower? Ang pinapagawa ko nakatagilid siya lateral then i-blow niya mismo doon sa kanyang anal area.
doon sa Almoranas. Hanggang yung heat ay yung layo, yung kaya niyang matolerate. Pero yung as much as possible, medyo mainit-init din. Okay. From... Then, sorry. Yes Pwede po. rin palang ano, kung mismong nakalabas yung hemorrhoid, isprayan niya muna pala, sorry, ng ano, ng charge charged water. water. Ah, okay. Pagka-spray, tsaka po i-blower. Yes po. Okay. Saan daw po i-blow yung mga nagsusuka sa biyahe? Baby and adult. Okay. Sige, kasi kaya pag nagbabiyahe ka na, hindi mo magagamit ang iyong etera. Kasi unless meron kang inverter ba, o inverter ang tawag doon. Kaya lang masyadong malakas yun. Ano, hindi palagi ko hihirapin ang inyong tag dito, yung sasakyan, kung meron kayong inverter. Kasi pag yung mga ano, 600 to 800 watts yun, mataas po yun. Ano, parang, pero ang ginawa ko po doon sa kaninang bata, ano, yung baby, doon mismo po sa sikmura, sa epigastric area niya, doon ko po iniblow. Ay, hindi po siguro makita dahil ako'y merong ginamit na ano. Okay, so ganito po. Ito. Yan, dito po sa sikmura. Sorry. Baliktad yun. Yan, dito po. Ano. Sa sikmura mismo po. Doon po iboblow. Ang ginawa po kanina, dahil baby lang, eh, ilang minutes lang po, parang 5 minutes lang. Ganun po ginawa ko. Tapos, inulit ko nga lang after 30 minutes. So, pero hindi na po siya nag-ulit na sumuka. Sa Okay. matanda po, sa adult, pwede, ganun din po. Ganun din po. I-blow nyo rin po ang sikmura. Tapos magbaburp po yun, ano? Mm-hmm. Okay. Yes. Doc, pwede daw po bang alternative solution sa angioplasty procedure ang pagbo-blower? So, ganito po, ano, although sa, yun pong kung ating nakikinig po, ano po, yung principle po ng ating, sa ating iTera Care, pwede po, pwede. Pero, siyempre, ito po, ano, siyempre, it's your choice. Hindi po yan i-recommenda natin dahil nga po, alam niya naman po na pag sinabing for angioplasty, ibig sabihin po nun, ano tawag po dito, more than 90% na po ng block ng may blockage ang inyong yung ilang arteries po, ano, kaya inire-recommend na po na lagyan mag-angioplasty. Pero nabanggit ko po sa inyo na meron po akong isang pasyente na siya ay supposed to be ay for angiogram at eventually dapat po mag-angioplasty, pero ang more than 1 year na po siya siguro. Kumusta ko po yung ano. Okay naman daw po ang pakiramdam. Hindi na daw po siya nakakaramdam ng yung paninikip ng dibdib at madaling mapagod. Pero it's your choice po. Pero based on sa principle po ng atin, at meron na rin po tayong mga ilang testimonials po ano na nakakatulong po pag with regards to heart diseases. Meron pong irregular heartbeat, meron pong mga nakakaramdam po ng supposed to be dapat for ganito po mga cardiac procedures na nagano po nag-improve pa ang condition nila, kasi hindi po natin masasabi dahil wala naman po ginawang angiogram, kasi para makita po natin talagang ilang percent, and then wala naman po so far, wala pa naman po tayong ginawa din na na after ng iTera Care kung ano po ba nawala po ba yung blockage niya sa kanyang arte. Pero based on sa symptoms makalalaman niyo naman po, kasi pag nag-ano po yung pag nagwo-worsen o nagde-develop po yung kanyang arteriosclerosis, ano po, ibig sabihin po, the more na madali siyang mapapagod, yung halimbawa po, ang pag tinatanong po ang pasyente ay ilang steps po ba ang nagagawa ninyo bago nyo maramdaman po yung yung hingal, pagod, at saka yung nararamdaman nyo po ba yung kayo ay yung ilang lakad lang naninikip ang dibdib. Po. Pag sinabi niya, okay na po ako ngayon, nakakalakad na po. So, at least po, yun ay palatandaan po na nag-i-improve po yung condition niya. Pero hindi po natin totally sasabi na reverse po yung kanyang condition. Ano po? So, depende po yun sa pasyente. So, pwede pong itry. Pwede pong itry. Then, nasa inyo po yun. Siyempre, pagdating ng after some time, babalik naman po kayo sa doktor ninyo, kukumustahin po kayo. Ganun po yun. Dok, paano po yung pag-blow para dun sa ganong case? Saan po ang, ano po ang doon mismo po sa ano, sa heart area, sa dibdib po, sa anterior chest. Ganun po ang pinagawa ko dun sa
pasyente, ano, dahil siya ay nung una pumupunta lang siya sa clinic, papablow lang, pero nagbili na siya ng device niya. Classic ang ginamit niya. And more than 1 year na po siya. So far, sa ngayon po, pinukumusta ko. Okay daw po. Kasi kung yun nga po ay lumala o hindi maganda ang naging resulta sa kanya, eh, sigurado pong yun ay babalik sa akin or pupunta po sa isang cardiologist ulit na napuntahan niya, eh, malamang po, sasabihin na sa kanya talagang magpa-angioplasty ka na. Okay. Doc, ilang minutes po? 15 to 30 minutes. 2 times a day. Okay. So, I think clear na po yun para dun po sa may mga angioplasty na question. Okay. Doc, question from Mr. Fernando Lloberas. Ang pasyente po namin ay nahihirapan siya huminga. Ang case niya po ay tuberculosis. Saan po dapat i-blow na sa part ng katawan at gaano katagal po dapat? Yan. Okay po, ano, last week lang po ako ay nag-attend ng isang ano po da, kasi sa amin po bilang private practitioner, mino-monitor din po kami, nagmo-monitor po sa amin kasi ang TB po is a reportable disease, okay? So lahat po ng private practitioners po dito sa aming lugar sa Quezon, nagpatawag po ang DOH, parang inorient po kami kung paano po namin i-handle, kung paano namin at paano nire-refer. So, importante po kasi marami na po kasi ngayon yung tinatawag nating resistant na cases. Kasi nga po meron yung iba, iinom ng gamot, pero pag gumanda ang pakiramdam, pumitigil sila. Okay. So, in case po, in your case po, sa case po ng pasyente nyo na may tuberculosis, napaka-importante po na kasi nga po pag minsan pag private practitioner, ganito lang po ang ginagawa. So mas maganda po kasi talagang siya ay ma-refer sa isang health center kasi meron pong although mga private hospitals po meron na rin silang nire-refer din nila, no? So yun pong ginatawag na yung pag-examine ng plema, gene expert na po ang tawag doon. Din po din nila nalaman kung resistant na po kasi meron pong pagkakataon, halimbawa ako po may nakita akong isang pasyente. Minsan kasi yung iba po ayaw magpapaman. Based on x-ray, ayaw po nilang magpupunta sa health center kasi alam niyo po yung stigma na pag merong tuberculosis, masasabi ay, naku, merong mahina ang baga. So ayaw nila. So kahit i-convince po namin siya na i-convince ko na dapat ay sa health center, ayaw po niya. So siya ang bibili ng gamot. Ang problema po pala doon, ano, let's say, ginamot ko siya. Eh, paano kung resistant at hindi ko alam? So, inom lang siya ng inom ng gamot, hindi po pala siya gumagaling. Kasi nga, resistant. Yung karami, yung pangkaraniwan po binibigay namin, actually, quadruple therapy na po yun. Apat na klase antibiotic. So, kaya ko lang po, nindiscuss po yan dahil dapat po, pag meron ganyang case, huwag niyo pong baliwalain. Ano? Okay. Baka kasi dati na siyang meron ding previous case na may tuberculosis na ayaw na magpagamot. Hindi po dapat ganun. Talaga pong i-convince it. Anong magagawa ng iteral? Okay? So, i-blow nyo po. Kasi ang TB po is a infection. Ano po? So, infection po yan. So, ang pangalawa po ay isa pa. Marami daw po sa may mga TB ngayon ay may diabetes din. Ano po? Kaya po, pag may TB, dapat kine-check din baka may diabetes siya. Kasi baka po, akala niya, yun lang, ano, pero pala may diabetes. So, pag hindi po ginamot si diabetes, hindi rin po gagaling si TB. So sa Itera Care, i-blow nyo po. Dapat, yun nga po, ano, dapat talaga magpakonsulta sa doktor basta huwag mag-self-medicate. Pero kung nagagamot na po, makakatulong na ang Itera Care. I-blow nyo lang po yung lungs, 15 minutes bawat isang side, 2 times a day. Then mag-inom din po, drink ng plenty of charged water. Ganun po ang gawin nyo po. Huwag pong baliwalain. We are so blessed po, no, dahil si Doc Ibay very updated. Mahilig pong umattend si Doc Ibay sa mga convention, sa mga conferences. So, lahat po ng mga ano updated po si Doc. Thank you so much, Doc. Thank you yes, so much. Yes, actually last Friday, ang inattendan ko na is about chronic kidney disease. 'Yun naman ang inattend kasi I'm very interested kasi nga ang dami natin magiging yeah, sa ating mga nagtatanong ano about chronic kidney disease. So yun ang aking last na ano
nagatay ng postgrad, maghapon kami doon, ang topic puro sa kidney. Lalo na yung chronic kidney disease, ano, siyempre, pag yung sa in medical point of view, eh, yun nga, yun ba, yung pag-staging, paano daw nalalaman stage 2, 1, 2, 3, 4, 5. Then, pag stage 5 na, CKD na, ano na dapat ang gagawin at ano na yung pwedeng mangyari sa pasyente. Pag yung CKD, yung stage 5 na. So, siguro, pag medyo meron tayong question about CKD, pwede ko mag-elaborate ng konti. Yes, that's gonna be very helpful kasi napakadami na po ngayong mga dialysis center kasi ibig Yes, sabihin, oo. Ang dami pong Yes, nagkakaroon para po ng ng ano, mga para ng kidney ano na diseases. sari-sari store, ano. Para pong 7-Eleven na ang Yes. dialysis center. All right, Doc. Another question, can we use the device for multiple myeloma patients? Pwede po, pwede po. Ano, say multiple myeloma is cancer of the blood. So, basic protocol, tapos is ano po, mag-concentrate po kayo sa spine, yung spine po at saka po yung extremities. Diyan po maraming bone marrow at nandiyan po ang stem cells. So, yun po ang papalit po doon sa mga cancer cells po ng buto. Ah, nasa loob, ng dugo po pala, sorry. Sinus bradyarrhythmia po finding sa ECG from Miss Okay, Lilibet. Kaya po bang bumalik sa normal heartbeat? Okay, sige. Ang sinus bradycardia, ibig sabihin nun, ang normal kasi na heartbeat natin is between 60 to 100. So, yun yung normal. Pag below 60, that is sinus bradycardia. Pag naman above 100, sinus tachycardia. Delikado ba? Eh, kasi yung sinus bradycardia, wala namang pong ibig sabihin po na may heart disease na kayo. Pwedeng normal po sa inyo up to as low as 50 beats per minute. Meron pong taong ganun. So unless na kayo po ay wala namang nararamdaman, hindi kayo madaling mapagod, hindi po ginagamot po yun. Pero kung gusto nyo gumamit po ng iTera, dun nyo po i-blow. Yan. Diretso. Kasi ang mas delikado po yung sinus tachycardia, yung mabilis, o yung sinasabing sinus arrhythmia. Yun po yun yung mga regular po. Pero sinus bradycardia per se, wala po ako nakikita ang pan po doon. No? Unless nga po kayo ay napapagod at nakakaramdam po kayo ng paghingal sinasabi, ano, or nag-chest pain. Yun lang po yung time na parang inaano po natin yung bradycardia. Pero otherwise, ano din po yun? Ano, pwedeng benign lang po. Wala pong kung anong ibig sabihin pong sakit kayo sa puso. Dok, ito po, bradyarrhythmia. Ah, bradyarrhythmia. Ibig sabihin na yun. Pag bradyarrhythmia, yun, medyo may konting irregularity na mabagal. Ano? Kasi actually, naalala ko yung mother ko ganyan eh. Pero so far, siya naman ay nakarating ng age 91. Ang meron pa nga siyang yung defibrillator dito nakakabit, ano, pero never niyang nag-fire yun o nagamit, ano. So, try nyo ha, try nyo po. Okay, so alam ko may mga medications kayo, pero pag bradyarrhythmia na, di mabagal na, tapos blub-blub pa, ano pa, ano, yung marami pang irregularity. Try nyo po, kasi meron tayong isang testimonial nung bago-bago pa sa tayo nun sa iTera, ano, mismo siya nakapag ano, na nawala yung arrhythmia niya per se. Arrhythmia. Pero wala siyang sinabi na bradyarrhythmia, pero arrhythmia. So, pwede niyo pong itry. 15 minutes po to 30 minutes, 2 times a day. Mismo sa heart area. Okay. Do question po from Miss Jacqueline Gabriel. Pwede daw po bang i-blow ang naka-NGT sa spine? Naka-NGT? Ah, sa pwede spine po, pwede po. Po. Kasi hindi naman yung ang ginagamit naman kasing NGT, mga silicone yun, ano po, so, tube. So, hindi naman po siya masyado maapektuhan, if ever. Kung sa spine po, wala pong problema. Kahit po dito sa may harap, kasi NGT dito, kahit po sa may deep chest area, hindi po siya masyado maapektuhan ng iTera. Okay. From Ms. Rowena Santor po, saan daw po ba i-blow kung stage 4 lung cancer? Paano kung di na siya makainom ng water? So, discharge, ano po, kung may lesion po yung sa breast niya, pwede pong doon yung spray po yung charged water and then spray nyo rin po yung mismong
breast na may cancer. Pero ibig sabihin po noon, ano, so ito po yung ating laging sinasabi, pag mga ganun pong stage na po ng although may testimonial po ano na ganung klase po ng stage 4 na nag-improve po yung condition niya, pero medyo ano po ha, ang may sasabi natin po is at least kung meron po siyang stage 4 cancer, yung pain lang po kasi talagang sobra ang pain po nila, at saka po kadalasan po yan ay yung ang tawag po na nagkakaroon ng weeping lesion po bang nagdudugo, nagkakaroon ng hindi magandang amoy. So at least kung yun pong gagamitan ng iTera, nabawasan po yung pain, natutuyo po yung lesion, ano, at hindi na po yung basta-basta nagdudugo. Paano daw po, Dok, kung hindi na siya makainom ng water? Kasi po, di ba, sa protocol, before and after okay inom lang. Ng water. Kung hindi na siya makaano, di wala namang ano siya, ano, ibig sabihin ay masama ba? Although yun ang protocol natin, yun ang ating, pero kung if ever hindi siya makakainom talaga dahil because na talagang hindi niya na matolerate ang fluids, edi okay lang naman po yun. Okay po ba, Dok, kung for example, since hindi makakainom ng water, yung ambient setting na lang po, yung walang init yung gagamitin? Nagmamatter pwede, po ba yun? pwede, pwede. Ah, okay, makakatulong. Okay, Dok. Dok, tanong ko po kung pwede ang part ng spine sa gawin. Ah, okay. Eto, Dok, may fracture. I-blow ang part ng spine niya sa gawing kanan po na may fracture. 9 years na po. At sabi daw po ng doktor niya ay nabalutan na po ng laman. Kaya, tanong, pwede po bang ma-blow? Fracture ng... Fracture lang po ang sabi niya. Part ng spine. Spine. Sa Okay. Gawing kanan daw po. So, pagka ganun katagal na ano, siyempre nagkaroon na ng, most likely nagkaroon na ng fusion ng vertebra. Fusion ang tawag natin doon, magdidikit na siya. Unlike kasi pag sa mga ibang part ng buto, nagkakaroon siya ng tumutubo, ano, yan, ganon. Kasi bawa, ang buto ay ito. So kahit hindi siya ngayon ma-reduce ng maayos, ito po magkakaroon ng callus formation po yan, ano, yan din po, tutubo po doon. So sa spine po, hindi ganon ang pagtubo ng buto, parang yung pag na, ano, nag-fuse lang po sila. So kung naipit na po yung mga litid-litid, kahit pa paano po makakatulong pa rin ng iTera. I-try nyo lang po. Pero yung fusion niya mismo, nagdikit-dikit na yung buto, hindi na po makokorek po yun. Talagang surgical intervention na po ang kailangan doon. Pero yung yun pong masakit, na ano, parang yung tawag natin, nangangalay, mawawala po yun. Maaalis po ng iTera. Pero yung parang temporary lang po na marirelieve po yun. Oh, kailangan na po talaga ng surgery. Yes, kung ganun katagal na, 9 years na kasi. Yes po. From Mr. Joseph C., pwede po bang ma-therapy kapag nag-chemo na? Pwede pa rin po. Pwede po. Oh, hindi niya po in-specify kung anong klase. Yes, pero pwede po. Pwede po. Opo. So, hindi po namin masasagot kung saan po nyo dapat i-blower. Basic na-focus. Protocol, pwede na yun. Protocol lang. Okay. Have you heard daw po, Doc, of the ozone therapy? Yan po mode yes. of treatment ng mother niya for breast cancer. When I heard pwede about po. iTera, bumili din po ako and ginamit ko din po sa kanya. Okay lang po bang isabay sa ibang therapy yung device? Kasi yes, po pwede yung po. Blood Wag lang pong extracted. Wag lang pong device Opo. Na gumagamit din ng frequency. Ah, Pero pwede okay. po yun. Sabi daw po kasi yung blood extracted from her, parang may fats daw, sabi ng nurse. Dati po walang ganun nung hindi pa nag-a-iTera. So okay lang naman. Nagka-fats yung naman. Blood. Nagka-fats daw po yung blood nung nag-a-iTera na. De, ano yun, yung parang yung plasma kasi noon. Kasi ang blood, pagka in-extract, ano, di maglagay sa test tube, magsesettle yung blood mismo, tapos yung pinakang si ano serum tataas yun. So pag minsan meron kami nakikita no na parang may foamy ba o parang meron kayong fats na sinasabi.
So normal lang po 'yon, yung Pwede ganun. naman normal lang yun. Ah, okay po. From abot kamay, may dilated cardiomyopathy. May mga maintenance na daw po na gamot para sa creatinine na mataas. Medyo mataas ang sugar na nasa 7.1 at kapag nakaupo, biglang nahihilo at nagdidilim ang paningin. Paano daw po siya magbo-blower para mag-start? Okay. So yung most likely meron din siyang yung tinatawag na postural hypotension, na ibig sabihin pag siya ay kikibo or pwedeng let's say nakahiga biglang tatayo, so dapat ay parang step by step. Manubawa kung nakahiga, baba, uupo muna, bibilang 1, 2, 3, 4, 5, tapos tatayo, bibilang ulit ng 1, 2, 3, 4, 5, tapos lalakad. Huwag pong bigla, huwag lang pong biglang tatayo or biglang yung nakaupo biglang lalakad. Pwede po kasi mga ano. Pero yung condition niya is meron siyang CKD din. Wala naman po, mataas lang daw po ang creatinine at Ah, saka hindi yung pa naman, hindi sugar. pa, mataas pa lang. So yung basic protocol, then yun nga para hindi siya mahilo, matumba, yung hindi pa bigla-bigla ang pagkibo. Okay, from Miss Beth, Doc. Meron na daw po ba tayong testimony regarding fertility? Pag gusto pong magbuntis, saan daw po pwedeng i-blower? Makakatulong po. Ano, makakatulong yan, ha? So, bali, ang dapat na gawin. So, tulad ng nabanggit ko nung una, dapat pareho ang nagpapacheck up ang babae at lalaki. Hindi pa pwedeng babae lang. Kasi, kaya di ba, pag nagpupunta kayo sa fertility clinic, Doctor. so, dapat magkasama yung mag-asawa. Kasi, titest din ang lalaki. Kasi baka mamaya akala nung gamot ng gamot yung babae, yung pala lalaki may diferensya. So sa kung sa babae, dapat yung sa productive ano reproductive area niya, nasaan bang reproductive area ng babae? Eh doon po sa may pelvic area, dito po sa may puson. Hindi po ito kasi ano, yung puson, kumbaga nandiyan po ang part ng ano ng babae. Pelvic area po. Alam naman niyo po siguro kung parte ang parte ano, puson tawagin natin. Pero dapat po nga, pati yung lalaki. Yung lalaki, pwede rin magkamit ng itera. E di yun nga lang po sa may kanyang scrotal area. Ano? Pero hindi po dapat mainit na mainit. Opo. Yun daw po yung very important part ng body ng lalaki. Yes, yes. Okay. From under spectrum daw po ng autism, spectrum disorder, pwede daw po ba ang Itera Care? Alam niyo po, ang autism ay ito ay ang approach po diyan pag multidisciplinary. Ano, hindi po 'yan basta parang yung nagte-therapy po, may medications din. So, kung regards ko kung magagamit po ang Itera Care, so sa mga sa protocol po pagdating sa neurological disorder, eh di dito, pero hindi lang po ano lang po ano, kasi up to now wala naman po masabing cause talaga ang autism. Ano po? Kaya nga multidisciplinary po ang approach pag titreat po ng ganyan. Pero kung mga ang tanong niyo po kung makakatulong ay tera, subukan niyo po ito. Then continuous po dapat ang therapy po niya. Ano? Kasi unang-una po dapat yan na laging involved din ang family. Ano po? Kasi hindi po yan yung basta parang i-aasan niyo po pag-therapy. Dapat po yung family ay involved din. Dapat ano po dito, tumutulong ang pamilya, lahat po ng pan po ng isang may autistic. Then dito niyo po yung bro, yung protocol po natin ginagawa dito po ano, sa front, top, and back of the head. Okay. 4 minutes left, Doc. Ang dami Okay, pang sige. questions. Okay. Yeah. Kung may cancer daw po sa tongue, recommended ba na better to use Itera Bio and Itera Care? At saan daw pong part of the body apart from the tongue pwedeng i-blow? Ang unang tanong is may pancreatic CA. Tongue po, tongue. Sorry. Tongue. So, kasi ano, very aggressive din ang ganyang klaseng puan, ano po, mga cancer. So, nakailan na rin po ako nakakita ng ganyan. Yung sa tang, parang nagkaroon lang kala niya, paningaw lang. Ano po, kaya pagka meron kayong yung paningaw,
na kala nyo ay umaabot na ng buwan na po, eh, pa-check up nyo na po yan. Ano, pa-check up nyo kasi most likely ay either mag-radiotherapy po kayo or surgical. Tatanggalin po yung mismong part ko. Pwede pong yung kalahati po ng dila tatanggalin and then part po ng may mga lymph nodes po. Sa ITERA po, ay pang dapat nakanganga, hindi, ganito po muna, mumug po lagi, gurgle po ng ITERA as often, charge water po, ano, sorry, ng ITERA charge water as often. Okay? Anyway, pag mumumug po, edi anyway, pwede namang malulumo din. Ay, di, pag mumumug niyo po, huwag niyo lulumo din. Pero pag iinom, inom po diretso. And then, pagkatapos po mag-gurgle, tsaka po Blower. I-blower po. 15 to 30, yung as long as he can tolerate ng hanggang 30 minutes. Okay. Oh, ito naman, Doc, gingivitis. Ay, madali lang connected, yun. Ano? Nasa mountain. Connected. Pero madali lang ang gingivitis. Simpleng pamamaga lang ng gilagi dyan. So, mumug ng charged water, then i-blow nyo lang po. Madali lang, kahit mga 5 to 10 minutes, okay lang. Then, siyempre, ano din, baka po kailangan din ng ascorbic acid, okay, na kailangan po bigyan ng ibang pan. Iba po kasi pag gingival abscess, yung merang may nana po, ay di dapat pa-check ng doktor kung dapat bigyan ng antibiotic. Safe daw po bang sabay ang blower at energized water sa prostate enlargement, Doc? Energized water at Ang blower. Pwede po. Nasabihin po i-spray nyo doon sa may prostate area or iinumin po yung charged water. At kahit po ano, pwede po, okay lang po. Wala pong problema po doon. Safe po yun. Safe. Okay po. How about sa schizophrenia, Doc? Hindi natin masasabi. Ano, iba kasi ang schizophrenia. Pero kung in remission siya, ano, kasi ang problema po kasi kung may schizophrenia po at yung ano siya, ano po, paranoid po yung mga yan. Hindi po yung papayag na gamitan nyo, lalo't may mainit, baka magwala po yun. Ano. Pero kung siya po ay controlled naman, sabi in remission, o di pwede nyo pong gamitin ng ano. Kasi although neurologic problem din po ang pan, ano, na dito, pero may behavioral ano din po yan, component. So, pero pwede nyo pong gamitan ng eye therapy. Iboblow nyo po dito, yung sa forehead na mismo, yan dito na po. Okay. Ito po, Doc, hindi naman po to medical question, pero sagutin na lang po. Wala po bang problem kung ako ay mag-travel sa Europe at dala ko po ang Bio at Pro at Premium Plus? Baka po ma-question ako sa foreign airport. Based po sa experience, wala pong nagiging problema kahit po ilagay ang Pro at ang Premium Plus, yung ITERA Care devices po, kahit sa hand carry, wala pong problema. Hindi po yan nasisita kasi para lang po siyang hair dryer. Yung Bio po, hindi po siya sa hand carry, sa luggage po. Ayan, check-in. So far, wala naman pong naging problema. Hindi naman po nasita. Okay. Meron na daw po ba tayo? Okay. Infertility din po pareha. Pasyente po ay may glaucoma at totally blind at 13 years. But ngayon ay may konti na siyang nakikitang liwanag. Oh, through this device, ITERA Care. 3 months na po ginamit. Saan po priority na maiblow para lumiwanag pa more, Doc? Actually, yung ginagawa mo protocol is okay na yon kasi ikaw din ang nagsabi na nag-i-improve na. So okay na yon kung anong ginagawa mong protocol. Okay, ipagpatuloy lang kasi yes. Effective naman. Mm-hmm. Okay. Nag-blower daw po siya doon mismo sa breast niya tapos may lumabas daw po na dugo. Dapat pa po bang ipagpatuloy, Doc? Yes, natapos pwede na pa siya. Po, pwede pa po. So, ang gagawin nyo, kumuha kayo ng bimpo o malinis na pwedeng damit, ano. Tapos, isok nyo po yun, basain nyo po ng charged water. Then, yun po ang idadampiin nyo po doon mismo sa ano,
sa inyong yung lesion po. Or hayaan niyo po mag-stay muna yung beam po na mayroong charge water doon ng matagal. And ano po, hihinto po ang pagdugo po noon. Then tsaka po after nung matanggal niyo na po, tsaka niyo i-blow. Okay. Sa how about daw po sa narrowing of the acromioclavular joint space? Romayo. Acromioclavicular. Eh di i-ano nyo lang po doon sa part ng kung tama po ang aking pagkakaintindi. Ano? Kasi dito sa may likod ng balikat po yun, ano? Sa may likod. So pwede nyo pong doon i-block po yung itera. 15 minutes to 30 minutes a day. Two times a day, sorry. Paano daw po i-blow ang may problem sa puso at kulang daw ang oxygen sa brain? Kulang ang oxygen sa brain. So ibig sabihin ay may atherosclerosis na siya or mahina nang mag-pump ang kanyang okay. So i-blow po sa heart area 15 to 30 minutes two times a day. Tapos pwede niyo pong i-blow mismo yung pan, yung head po niya for front, top at back of the head for 15 minutes po total. Saan daw po magbo-blow pag may nosebleed? Bigla lang daw po. Yung nosebleeding. Okay, so actually, again, itong pinapagawa ko, ano, pag may nose bleeding, so kung aling side ang nagdudugo, i-press nyo po na maigi. I-press na maigi. Yun muna ang mas magandang first aid na gagawin po ninyo. Ano, i-press nyo maigi, tapos po ay huwag kayong nakatungo po, huwag nakatingala. So habang nakapress na yan, ganyan, pwede nyo po anyway magtanong. Tsaka nyo po i-ano yung inyong blower. Charge cord, yung itera care. Okay. Dapat po nakapress, hindi yung diretso na i-blower po. I-press kasi pag naano, kasi di ba lang, ang panis pwedeng mag-vasodilate, baka Apo. Lalo mag-bleed. So i-press nyo muna. Wow. Sa malaking varicose veins daw po, paano daw po i-wand at ilang minutes? Okay, so marami naman po tayong testimonies ano regarding varicosities. Pero yung magandang nga po dyan, yung Itera Bio, Itera Bio Light. Then, pwede nyo po rin gamitin. Kung wala naman po kayo nun at ano, at ay Itera Care ang gamit po ninyo, so, i-ano na lang yun po, i-sprayan nyo po na po ng charged water, yung may varicosity. Tapos, tatsagain lang po ho, tatsagain. Medyo matagal bago po mawala ang varicosities. Ilang minutes daw po 15 do? to 30 minutes. 15 to 2 30 times, minutes. 15 to 30 minutes, 2 times a day. Okay. Magtsatsaga po kayo, matagal po yung mawala. Sa gout daw po, Dok. So, sa gout, actually, yung gout, yung pain ang mawawala. Per se, ano, yung gout. Pero yung gout kasi, paulit-ulit yan. So, pag sinabing gout, edi dapat i-check nyo ang inyong uric acid. So, siguro kaya sinabing gout dahil taas ang uric acid. Then, kung ano po yung sinabi sa advice ng doktor na dapat ay iwasan ninyo para hindi tumaas ang inyong uric acid. Kasi pagpapabalik-balik lang po yan. Pero when it comes to yung po mawala yung sakit, kasi napakasakit po ng gout, napakaganda po ng Itera Care po din. I-blow nyo lang po yung masakit na joint po ninyo, 15 minutes, 15, 30 minutes, tanggal po yung masakit na yan. Pero yun nga po, ano, dapat ay nakokontrol po ang inyong uric acid para hindi po magpabalik-balik po yung pasanakit po niya. Si Rudolph po, yan po yung isa sa kanya mga testimonies. 20 minutes na blinower, so sobrang sakit, tiniis. Pero yun po, in 10 hours, 20 hours, nag-okay po siya. Tapos saan daw po, Doc, ang pag-blow? Sa gout, kung alin yung joint na masakit na masakit. Usually, ang gout naman is paisa-isa yan. Ano? Hindi naman sila nagsasabay-sabay. So kalin yung masakit na masakit doon, i-block. Kung dalawa sila, edi pareho mong i-block 15 minutes to 30 minutes hanggang ma-relieve yung pain at pamamaga. May particular organ po ba, Doc, na pwedeng i-blow doon sa pag yung nagpo-produce ng uric acid or doon lang po talaga sa affected area? The affected area, ano, hindi. Pero usually kasi, ang inaano kasi natin ay yung metabolism ng ano, is sa kidney din. Kaya nga ngayon,
ang pagka merong ano pataas ang uric acid, pinapabigyan ng yung mga binibigyan na gamot is para makailabas niya yung uric acid niya sa ihi, ano yan, and then para ma-prevent din magkaroon ng kidney stones, kasi pag mataas ang uric acid mo, baka magkaroon ka rin ng kidney stones din. So pwede mo pa ring i-blow ang iyong kidney pag tumataas ang iyong uric acid to prevent mag-form ng uric acid stones. Oh, okay. From Miss Fe Oxales, Doc, where daw po i-blow ang mass sa liver? Mass sa liver. So Apo. Kung alin yung so depende ano kung ano yung mass sa liver, pero hopefully hindi yan cancerous, ano, hindi hepatoma ang tawag natin doon. So kung alin yung part ng kung nasang kasi ang liver, edi malaki din ang liver na ano. So kung doon mismo, kung makikita naman niya sa ultrasound o whatever na ginawa. So kung saan yung mass, yung doon yung tumor, doon i-blow yung itapat yung pagbo-blow niya. 15 to 30 minutes. Maraming salamat daw po sa time and patience mo. Big help daw po sa community, sabi po ni SD Weng Kuching. Thank you. Same daw po ba ang healing and cooling effect ng pro compared to hot blower po? Lalo na sa face at sa mga mata po na matataas ang grado. Pakiulit yung tanong. Same daw po ba ang healing ng cooling effect ng pro compared daw po sa hot blower? Okay. So, sa ano kasi, yung sa pro ano may cool setting siya, ano. So iba pa rin kasi kung yung merong blower, may hot at saka merong terahertz. Kaya nga mas maganda yan, ano. Pero depende sa kung matotolerate yung pasyente. Pero para sa akin, ano, mas okay gamitin yung may heat din. Okay, Doc. Can iTheraCare blower help heal the malignant cyst in the liver daw po? Yan nga po, ano, hindi po natin ganun ka masasabi na it can heal. Pero siyempre po, pagdating po sa, ano, napaka-aggressive din po kasi pagdating sa yung mga ganyang liver, pancreas problem, ano, napakabilis po niyan. Pero ang magagawa po ng iTheraCare po di yan, di at least kung meron pong pain, mawawala yung pain. And then, kahit paano po, in a way, medyo ano po, ano, kumbaga sa akin, madidelay ang pag-progress po ng cancer po. Ganun lang po yun. Pero yung kumbaga po sabi natin, marireverse, I'm sorry to say, meron pong pwede po, pero hindi po natin ganun masasabing talagang yun, mag-i-improve po ang condition niya, pero yung marireverse po, hindi po. Paano daw po i-blower ang stage 4 prostate cancer? Stage 4. Okay, wala pa po bang metastasis? Most usually, pagka po ganyan na, may metastasis na yan. So basically po, edi dun pa rin po sa area ng prostate po. Pero yun na nga po, no, kung stage 4 na, medyo ma, ano, alam niyo po, sa stage sa cancer ng prostate, napakamahal po ng gamot po diyan. Grabe. May kilala po ako na ganyan, hundreds of thousands a month ang kanyang nagagastos po para sa. So dito po ang gagawin po ninyo, i-blow niyo po yung tapat po mismo ng prostate sa puson. Pwede pong habang nakaupo, pwede pong nakahiga, pwede po dito sa tapat dito, or pwede po yung nakasagilid, naka-side view dito po sa may anal area po ang pag po, ano, ang tawag dito po. Yun. Doon po sa okay. Okay, kita po. Okay. Kailangan daw po ba talagang magbalot or mag-jacket after mag-itera? Bakit kinakailangan? Wala naman. Wala naman tayong sinasuggest na gano'n. Wala sa protocol yon. So, para isabihin, para yung heat man doon pa rin, bili naman po. Wala po tayong sinasuggest na gano'n. Actually, wala ako na rin. Wala naman tayo, di ba, May? Wala naman tayong gano'ng sinasuggest. Parang nagsuob yata. No, parang siguro ganun po yung concept na nasa okay lang. Wala namang problema kung gusto nyo.
Okay. Ang ganda po ng topic pag out sa work, plug in agad sa BOP Wednesday and Q&A. Okay, thank Wow. you. Okay. Paano po mag-biolite? Ah, pwede daw po bang mag-biolite kung naka-braces po ang ngipin? Ah, medyo madami. Kung braces na, medyo wag na, ano, kasi baka magkarya. Kung yung implant na paisa-isa lang, okay lang. Pero pag braces kasi, metal yan. Baka magka-reaction pa, baka sumakit. Pero sabi nga natin, it's just a precaution. Pero kung wala namang masama, mag-try ka, ano, pero kung wala kang nararamdamang masakit yung ilagid mo, yung ngipin mo, okay lang. Precaution lang naman po yun. Kaya lang inaano po natin, kasi baka mamaya, tirang-tira na lang yan. Tapos may side effect, hindi masisisi po yung paggamit ng Eterabiolet. So yun po naman yun. Parang katulad ng isang na-mention ko, isa sa mga sinasuggest niya, di ba, is may diabetes at hypertension. Pero doon naman sa kanyang precaution, huwag daw basta gagamit kung may diabetes. Kung para sa sabihin niya, ali ba talaga kuya? So na-explain ko yun, na pag may diabetes kasi, meron yung iba na meron silang diabetic neuropathies. Na ibig sabihin nun, baka yung paa nila ay walang pakiramdam. Eh, pag nakasalang ka sa bayo o sa lay, mainit yun, yung pala napapasok ka na. Susunog na. Dahil hindi mo alam. Ano? So, yun. Sa hypertension naman, kaya inano natin, baka mamaya, mag-check muna ng blood pressure. Baka mamaya mataas ang pressure, ang pressure mo, tapos na, di ba, mainit, tapos nag-iba yung pakiramdam mo. O, di, baka may mangyayari sa iyo o sumama ang pakiramdam mo. So, ganun muna yun. Kaya, ano, kaya nga po, yun yung mga precautions nating sinasabi. Hindi yung upak na upak, ay, maganda daw may terabayo, ganito, ganito, tapos may nangyari, di ba? Kaya, precautions po yun. Yes po. Eto, Doc, ano, parang follow-up question sa nosebleed. Nasa ER na daw po yung nag-nosebleed. Ngayon, kahit daw gumagamit na ng iTeraCare consistently at ng charge water. So, nasa ER daw po ngayon yung nag-nosebleed. O, ganito yun. Ano? So, ang nosebleeding kasi, depende kung ilang taon. Usually, kung baka, may mga, baka meron na siyang blood dyscrasia. Alam niyo po, nito lang, itong week na to, ano, meron siyang isang pasyente po. Siya ay nagbalingoy-ngoy at saka nagdugo ang gilagid. Tapos, ay di, pinacheck ko po ang dugo. Yun pala ay meron siyang problema sa platelet. Yung platelet po kasi, hindi po ba pag nagkakaroon ng dengue, pinacheck ang dugo. Yun po yung bumababa sa dugo, yung platelet component ng blood po natin. Pag mababa po yun, doon po magkakaroon ng bleeding. Pwede po, kaya nagkakaroon din po ng pasapasa. So, ibig sabihin po nun, kung ginamit niyo na po yung iTera, eh, yun pong doktor, dapat mag-ano na, ng, anong dapat niyang gawin, is either po, meron pong tinuturo, or ang ginagawa ko po dyan, nakaka-admit po ako niya. Nilalagyan po yan nasal packing. Ganun na po ang ginagawa. Pero, kung naka-nasal packing, pwede nyo pa rin pong iTera po yun. Pero dapat po kung nasa ER na, di, yung sa emergency room na po dapat ang maghahanap po ng solusyon para makontrol po yung kanyang nosebleeding. Sa may pancreatic cancer, Doc, pero may stent daw po sa stomach at may port sa ibaba ng leeg. So, paano daw po yun i-blow? Pancreatic CA? Opo. Tapos may stent daw po sa stomach at may port sa ibaba ng leeg. Pwede naman. Kasi usually mga ano plastic yung ginagamit naman sa ganito. Hindi naman metal. Pero tatapos rin na. May metal. So, tumboy ito. Tumboy yung area na yun. Kasi magkadikit na yung pancreas eh. Ano? Pancreas tama na? Pancreas eh. Pancreas, yes po. So, ang pancreas kasi nasa likod nitong dito po, ano, nandiyan po ang pancreas nasa likod po nito. Yan. Eh, kung ito makain na ito, so magkadikit lang. So, kung talagang medyo alanganin, so dito niyo po i-blow sa mula sa may ano, ang direction po ng inyong itera is blower, pag ganun ito po. So at ma-avoid niyo yung stomach parts, yung stent po sa stomach. Okay, otisim, pwede po ba? For deformed spinal cord po. Pwede po ba ang iTeraCare, Doc?
Para sa Ah, okay. spinal. Akala ko naghang kayo. Para daw po sa deformed spiral cord. Deformed spinal cord o spinal column? Spiral cord. Deformed spiral cord. May ganun po ba? Hindi, dapat ang ma-deform yung spinal column, yung spine. Ah, baka po Eh kasi nasa loob lang naman yung spinal tawag dito. yung cord nasa Yung loob cord, lang ng nasa loob spinal lang yun. So, column. yung magkakaproblema is yung spinal column, yung spine mismo. Spinal cord, hindi siya. So, magpa-follow niya lang yung curvature o yung kung anong nangyari doon sa kanyang spine. Kasi nasa loob lang. Malambot lang kasi ang spinal cord. Opo. So, pwede daw po ba na i-blower pa rin? Pwede pa rin. Yung deform. Pwede, pwede po. Okay, walang problema. Pwede daw po ba sa may epilepsy? Titry nyo lang po. Itry nyo po. Basta po, huwag lang i-stop ang gamot nung may epileptic, yung epileptic po, ano. Pero try nyo po ang gamitin ng, ano. Saan po i-blow, Doc? Sa, ano po, the forehead, top at the back of the head. Yung ating protocol po sa mga neurological conditions. Okay. Meron daw pong bukol sa noo. Pakiramdam niya sa buto. Pwede rin po ba ito i-blow kasi part ng head na ito at ilang minutes daw po? Okay. So, dapat po kasi ID pa-check up po yan para malaman po ninyo yung po ba part ng skull o nasa skin lang po na. Kasi minsan meron po mga bukol dito sa ano na dikit po sa buto. So, para po malaman yun. Pero pwede nyo po gamitin ng iTheraCare. Try nyo po ng 15 minutes na i-blow 2 times a day. Binobserbahan nyo po kung hindi po naliit within 2 weeks, eh, mas mabuti po ay i-consult nyo po sa inyong ibuo, bumalik kayo sa doktor na nag-check up po sa inyo. Ito, Doc, ang father po, half body paralyzed na on his right body for 2 years. 2 years na daw pong paralyzed. So, how to blow daw po? So, alin pong side ng ang na-paralyze? So, yung Right pong ating body daw po. As right side. So, ang gagawin nyo po, di i-blow nyo po yung right side ng body niya. 15 to 30 minutes. Ano po yung right side? So, yung right side po ay ito. So, ito, bublow nyo po hanggang sa extremities po. Kung damay po yung binti, yung panggang paa, edi i-blow nyo po. And then, kasi nga po, sa right side ng kanyang body, nag-manifest o nagkaroon po ng, yung sabi po, doon lumabas po yung symptoms ng kanyang paralyzed po ang tawag natin doon. So, ang ibig sabihin po nun, kung right side ang na-paralyze o naapektuhan sa kanya, so, ibig sabihin, nasa left side of the brain ang may problema. So, i-blow nyo rin po ito ng 15 minutes, yung right side o left side of the brain. Ganun po dapat. Yung po ang protocol na si ginagawa ko po sa aking mga stroke patients. Para po sa hindi masyadong nagpapawis or ang ectodermal dysplasia po, absence of sebaceous gland. Pwede daw po ba sa kanila ang very rare Theracare, condition. Eh, pwede po, pwede po. Pwede po. Oh, malay mo pagpawisan. Oh. Pwede daw ay ano daw po ang difference ng health pareho lang daw po ba ng health benefits ang iTera Bio at iTera Care? iTera Care. So, minsan kasi hindi ko na intindihan yung question, ano. So, 'di ba ang iTera Care ni discussion kanina na si Rudolph, may tatlong technologies 'yan, ano. May terahertz, may quantum energy at saka optical quartz, so 3 'yun. Ang deeper ang penetration. So, kung meron kayong target area o target organ na ginagamit, mas magandang gamitin ito. Bio or BioLife is parang overall wellness kasi ang mas maganda sa kanya. Although pag meron kayong ibang concerns, nadadala rin po. Pero pagka may targeted organ kayo, mas maganda po ang iTera Care. Lalo na po yung Pro or D, ating yung Premium Plus.
Meron daw pong 12 years old na laglag na bata. Ngayon po bedridden na siya. Ang sabi daw po ng doktor, need daw pong dalhin sa US at doon operahan kasi yung brain niya daw po meron ng isang ugat na pumutok. Pero hindi po blood ang lumalabas. Kung hindi, kulay puti daw po na ugat sa brain. Paano po siya iboblower? Okay, ano po, medyo maselan yung condition kasi niya. Dito po, pag mga ganyang conditions, dapat po talagang be careful. Baka po kasi, baka may mangyayari pa doon sa bata. Ako, although, itry nyo lang po, pero wag mo masyado po maging agresibo. So, nasaan yung lesions niya, kansan yung ano, na may lumalabas, i-avoid mo na lang yon. Pero, ano, try mo lang i-ano yung mismong dito sa frontal ng ano lang, mga start ka muna ng 5 hanggang 10 minutes. Obserbahan niyo muna po. Wag po masyadong aggressive, ano, kasi masailan yung condition niya. Okay. Wow, Doc! Tapos na po tayo. Last oh, question sige. Na pala Thank yun. You, thank thank you. you. Oh. All right, thank you so much, Doc. That ends Okay, our welcome. Question and answer portion. And any more last words, Doc? Okay. So, tayo naman po, ano, sabi nga natin is, God has given us the ability to, yung ating body to heal itself. So, kaya lang po, kasi inaabuso natin ang katawan natin. Yan, discuss ko po yan, ano, karamihan sa mga lifestyle diseases. Kasi nga po, hindi tayo marunong at saka yung ating mga other factors. Pero, ang malaki po ang matutulong ng ating iTera, iTera Care, iTera Bio, iTera Bio Lite. So, kung if you have, at saka yun po ating, siyempre meron tayong Oxitap, meron tayong Ion Shield, ano po, na-discuss ko po yung konti, in a way, yung mga properties po, ano, technologies ng ating ding iTera Bio. So, kung meron po kayong, if you have, ano, tayo po kasi ay hindi natin, ang dami nating binibili kung ano, pero very, very seldom na tayo ay invest on health. So, it's about time, ano po para sa akin, it's about time na alagaan natin po ang sarili natin. At sabi nga po ni Sir Nathan, ano dapat po may, ano natin, gawin natin is yung grounding, yung pong grounding earthing, tapos yung oxygenation, at saka exposure sa sunlight. So, ang ating Prong 5 ay may products po na pwede pong i-substitute po yan. So, yun po ang ating road to wellness to our optimum health. So, good evening po sa inyong lahat. Yes, thank you so much, Doc. And for all who have stayed, nasa 146 pa rin po tayo up to the end. And let us all continue to share the blessing of iTera Care po to everyone na nami-meet po natin. So, yes, that would be it. Good night, everyone. God bless you. See you next week po. Bye-bye. Yes, good night, everyone. God bless everyone. Thank you. Thank bye you. Bye-bye. Regards po, Tita Jo. Oh, sige, pumasok na sa room. Okay. Narinig po kanina yung boses. Good night po. Bye-bye.